Good day sa inyong lahat. In this activity or video, we are going to do some test with regards to the proportionality of letters. Ano? So meron tayong challenge. First, itong small piece of paper na yan. So, kailangan nating piece of paper na yan. Kailangan natin pagkasyahin yung salitang word na Lorenzo. Okay? Lorenzo. Okay? So, Lorenzo ilalagay natin dyan. And on the other, ito naman. Itong napakalapad na yan, which is kung titignan natin pinahaba siya, binatak ng pahaba. Okay, ilalagay naman natin ay monar. So kailangan ma-cover up natin lahat yung space na yun, ano? Para hindi siya tingnan awkward, kailangan mailagay natin yan. If you will observe, mas marami Lorenzo in a limited space, okay, and Monar doon naman sa napaka lapad na space, which the challenge there is kailangan ma-occupy nyo yung space na yun. Ang gagamitin nating unit is in centimeter, no? Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yan, maliliit na yan, centimeter and millimeter. So yan ang gagamitin natin panukat. Okay, first thing to do is get natin yung kanyang overall length, no? Get the overall length, kasi pagkakasyahin natin ay ayan. So in a nutshell, that is 11, 1, 2. So 11.5. Ayan, ano? 11.5 siya. Approximately 11.5. Sa letter natin ay, how many letters we have sa Lorenzo is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 1, 2, 3, 4. Ito ang center natin, ha? Letter E. So 11.5. So 11.5. So maglalagay tayo ng allowance dito sa magkabilang gilid na 0.5. Then 0.5 cm. Okay? 0.5 cm. Then so 11.5, pabawasan natin ng 1, which is 0.5 yung space natin sa magkabilang gilid, magiging 10.5 na lang yan. 0.5. So, 10.5 na yan, di-divide natin sa 7 letters. Okay? So, 7 letters. So, 7, 10 divided by 7 is 1, then 7, then 3, then lagay ng point, bring down 5. So, 35 divided by 7 is 5. So, 1.5. Now, 1.5 cm, ito siya na. 1.5 cm. Ito, 1.5 cm. Now, syempre, may spacing pa between letters. So, kukuha tayo ng 3. Yan. 3 mm na is 1, 2, 3. No? So, magiging 12 mm na lang. So, per stem is around 4 mm. Okay? Vertical stem. Then, let us get the height. So, ang height natin ay, kunin natin ang height nito ay 6. So, 6. So, 6 siya. Less natin yung 1 cm. O, 0.5 ang pagitan doon sa magkabilang gilid. So, magiging 5 na lang. Kaya, mangyayari, magiging 1 cm yung ating horizontal stem. Kaya, 4 mm by 1 cm tayo yung ating construction grid. Okay, so gawin natin paano fast.
Okay, finish na natin yung first doon sa first challenge natin yung compressed letter. So let's let us go to the second challenge. Okay. Next challenge natin ay itong wide, no? Wide space natin, or drawing space. But we need to fill it out. Pupunuin natin yan para hindi siya awkward tingnan. Pero ang ilalagay lang natin is the word monar. Monar siya, no? So we have only 5 letters. Ipiplace natin siya rito na kailangan puno to, para magamit natin lahat ng space. Not like on the other, on the first activity natin, we have 7 but limited space. So what are we going to do? What shall we do here using this wide space? So let us get first ano center natin? Letter N, no? Let us get first the length of the drawing space natin, okay? So let us check from 0. Ayan. 0 natin. Okay, going to 7, 8, 9, 10. Almost. Let me see. Almost. Yun. 28 centimeters. Okay. So 28 centimeters natin. Okay. 28 centimeters natin. Divide natin into 5. 1, 2, 3, 4, 5. But we have wide letter here, which is the M. So we are going to use 4 vertical stem, no? So let us count. 4 vertical stem, 4 plus 3 vertical stem, 7, 10, 13, then 16. So we need to divide it into 16 vertical stem. And divided by 16, that is 1, 16, 1, 20.7. So 42, carry 4, 7, 11, 128. Okay, so almost 1.7 to 1.8. So ilas na natin yung something, 2 point something. So gawin na natin 3 spacing natin. Okay. No, meron pa pala tayong 10. Ilas natin yung 10 para doon sa space natin. Or make it 1 cm. 1 cm natin yung spacing. Mag-less pa pala tayo ng spacing both side dito. So lalabas na almost 1.5 lang. 1.5 yung ating vertical stem. Okay? Let us measure. 1.5 ang vertical stem. So i-less natin. Okay? Test natin yung space. So margin niya 1.5 vertical stem natin, 1 2. Okay. We'll be right back.
Okay, finish na natin yung kanyang extended letters. So, ginamit natin ang extended letters just because of available white space natin. Ano? So, what we're going to do now is to shade it para makita na natin yung kabuuan. We're done on shading. So that is the result of our extended letter. So the last task with this one, ano? So we have here a piece of letter, but only one letter we should be placed here, no? Which is letter A. So since we have an adequate space, what we're going to do is a normal letter, no? Double check natin. Okay, let us measure this. So we have around, okay, 5 cm. 5 cm, kuha na natin din siya ng border, no? O space ng 0.5 kabilaan, 0.5 baba at taas. So 40 again, 40 mm divided 6 to 24 32 40. Okay, let us draw horizontal line. 1 2 3 4 5 then 6. So dito kuha lang din tayo ng 0.2 mm. Then 8 16 24 2 mm, then 40 period. Okay, so that's it. Then vertical natin, vertical line. So 1 2 3 4, then period. We have to draw letter A. Okay, center 1 mm 1 mm. Then kuha tayo ng 8 mm 8 8. So letter A, 1 2